So kung basahin po natin ating Biblia sa Book of Isaiah, chapter 53. Hindi ko masasabing anong page kasi 678 po dito sa akin. Magkaiba ko tayo ng Bible. Isaiah 53 verse 5, verse 4 hanggang 5. Hindi na po ba kayo? Wala pa po dito pa. Isaiah 53 verse 4 hanggang 5. Andiyan po ba? Para mas mabilis ho, doon ho sa table of contents. Isaiah 53 verse 4 and 5. Amen. Basahin ko po ano? Sabi niya rito, surely He took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Kaya ho, bago mo tayo mag-ano, no, gusto kong pumikit ho tayo panandalian. Panginoon, salamat o God sa hapon kong araw na ito. Dalayan ko, Diyos, na basbasan mo ang iyong salita. Buksan niyo po ang pangunawa ng bawat isa. I pray that your anointing will hit this place. I pray that your power will take full control. Langisan niyo po, Panginoon, ang aking mga labi upang sa bawat salitang mamutawi sa aking mga bibig, Panginoon, ay magbibigay ng conviction, transformation sa buhay ng bawat isa. Kung sino pa pong hindi nakakilala sa Panginoon, magpakilala ka sa araw na ito sa kanyang buhay sa pamamagitan ng iyong salita, o Panginoong Hesus. Salamat ng marami. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan mo, Hesus. Amen. Amen. So kaya po tinanong ko sa inyo kanina kung napanood niyo yung Passion of the Christ, either last time or kanina lang. Kasi po sinabi po dito sa, ang tinutukoy po dito sa Isaiah 53 ang ating Panginoong Hesus. Hello? Sabi niya sa verse 4, surely He took up our infirmities. Ano po ba itong infirmities? Ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan. Sino ho dito walang kasalanan? Taas ang kamay. Ako ho na yung una-una may kasalanan. So huwag kang ma-disappoint kung marami kang kasalanan. Dahil ang Diyos ang nagkari nito. Sabi nga sa Biblia, sa salita ng Diyos, He took up our infirmities. Nung nakita nyo yun, nung pinanood natin kanina, daladila ng Panginoong Hesus ang cross. Minsan tayo, nami-misinterpret natin ang cross. Kaya sinasabi natin, ito yung, this is the cross that I carry, this is my burden. That's wrong. The cross signifies salvation. The cross that was Christ carrying was, yun yung kahirapan na dapat mong, yung kasalanan na dapat ikaw doon ang mapapako. It was already been carried by our Lord Jesus Christ at the cross of the Calvary. Hindi mo na kailangan magpapako. You don't need to be crucified in order for you to be saved. Jesus Christ took up our infirmities and carried our sorrows. Kaya kung malungkot ka ngayon, hindi ka na dapat malungkot dahil ang kalungkutan ay dinala na ng Diyos, pinako na doon sa cross ng Kalbaryo. Amen. Ang sabi sa salita ng Diyos, people perish because of lack of knowledge. Dapat masaya tayo dahil yung kalungkutan nandun na sa cross ng Kalbaryo. Kaya paano mo? Sabihin mo ngayon, Pastor, ito kasi yung problema, ito yung pasanin na binigay ng Diyos sa akin. Mali uli. Hindi ka binigyan ng Diyos ng problema at pasanin dahil ginawa na ng Panginoon yun. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you hope and a bright future. So wala kang makikita doon kahirapan na binigay ng Diyos. Dinala niya na ang kahirapan doon sa cross ng Kalbaryo para maging masaya ka. Sabi niya nga sa kanta, naging mahirap siya para tayo maging mayaman. Siya'y namatay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So sabi niya rito, yet considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. Akala natin yung ginawa sa kanya doon sa, nung hinagupit siya,
ay parusa ng Diyos sa atin, sa kanya. Hindi yun. Ang paghahagupit when the centurion hit the body of Christ, every lashes that he received, katumbaso sa bawat isa sa kasalanan natin. If he was being, how many times he was being hit? We cannot count. Maybe 100 times. Countless times he was being beaten because of your sin and my sin. Amen? Amen. So, sabi niya rito, but he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities, the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Sino ho dito may sakit at karamdaman taas sa kamay? Sabi niya sa salita ng Diyos, by his wounds we are healed. So yun pala, sa bawat hagupit and every hit slash ng soldiers, katumbas ng kagalingan mo yun. Amen po ba roon? Amen. So kung mayroon kang nararamdaman, if you are sick right now, you have to claim the promises of God that in every wounds that the centurion was that caused, nung pinalo ng centurion yung kanyang katawan, katumbas ng kagalingan mo. Kung may asthma ka, i-claim mo, Lord, ito yun. I'm already healed through your word. Kung mayroon anuman ang sakit at karamdaman mo, sabi nga sa kanta natin kanina, walang imposible sa aking Diyos. Alam niyo yung kantang yan, very very anointed yung kantang yun. I-ano niyo yun. You have to memorize that song. Andiyan si Brother Noel, nasa likuran natin. Witness yan. Kakanta ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang bagong kotse ko. Last month lang ho, si Brother Noel nagkaroon ng kotse. At sumunod ho si Pastor, binigyan din ng Lord ng kotse. Kasi kakanta, ibibigay ng Lord ang bagong bahay ko. Si Pastor ho, bibili ho ng bahay, naghihintay na lang na i-deliver. Nandun na ho sa bangko, naka-process na ho. Alam nyo, maraming magte-testimony ang mga kapatiran natin na kakanta, ibibigay ng Diyos ang bagong trabaho ko. Tapos biglang nagkaroon trabaho, tawagan ng mga trabaho sa kanila. Why? Because in the book of Numbers 14:28, the Lord says, I will do to you the very things I heard. So there is power in your confession. Kaya kapag tinanong ka, sister, kumusta ka na? Eto, pagod na pagod ako sa kakukudkod. Ang hirap magtrabaho dito, wala na nga ang pera eh. I will do to you the very things I heard you say. It's very, be careful of your confession. Kaya pag tinanong ka, sister, may pera ka ba? Kung wala kang pera, huwag kang magsinungaling. Huwag mo sabihin wala. Sabihin mo may parating. Uy! Sabihin mo nga sa katabi mo, may parating! May parating! So kung wala kang trabaho, tatanong ka, sister, may trabaho ka ba? Huwag ka na magsabing, naku, isang taon na ako naghihintay, wala ka ng trabaho. Sabihin mo, may parating. It means, your faith, you are expecting for something. Amen? So, yun ang mga ano natin, kapag tinanong ka, kung ano may tinatanong sa'yo, kung wala ka, may parating. Amen? I have proven it several times. Through our confession, nagtatawag ako. Minsan, pag nagsashower ako, I take shower, I said, money cometh. Aba, lahat tinatawag mo yun. Pera kung dumating ka. When I was praying, Lord, kailangan ko ng di ba pag may problema tayo, if we need something, used to think, sino kayo mautangan ko ngayon? Ah, hindi. Nahuli na ang Diyos. Pag hindi na nakahiram kay sister, Lord, tulungan mo naman ako. Diba? But first, as a believer, you have to call your God first. Kung kailangan mo pambayad ng electricity, sabi ko, Lord, pahingi ng pambayad ng electricity, 100 euro. Pag nanghingi ka, be specific. Pag humingi ka ng asawa, huwag mo lang sabihin, Lord, pahingi ng asawa. Kung may dumating na i-deliver na ibang kulay, andis palinghado, may ganun pa, ay huwag ka magreklamo kasi sinabi mo lang pahingi ng asawa. Sabihin mo yung guwapo, o maganda, yung mayaman, anong gusto mong sabihin, yung babae, be specific. When I was praying, Lord, pag humingi ka ng pera, Lord, pahingi ng pera, pag may dumating 5 euro, bakit 5 euro lang? Hindi ka naman nagsasabi ako masinig. When I was praying, Lord, I need 100 to pay my electricity, my bill.
Nagpray ako nung umaga pagdating ko sa trabaho, sabi nung isang Lebanese na kaibigan ng cashier namin, sabi niya